Gusto nyo bang matutong mag-drive? Kung beginner pa lang kayo at gusto nyo matutong mag-drive, panoorin nyo ang video na to. Ituturo ko sa inyo ang step-by-step paano mapaandarin ang automatic na sasakyan and then paano mo siya patakbuhin. Okay guys, let's start. Pagpasok nyo guys sa sasakyan, ito yung makikita nyo. Ito ay Honda City 2013. Okay. So, ito yung steering wheel guys. Paano mo gamitin ang steering wheel? Ilagay mo yung kamay mo sa may 9 o'clock and then ilagay mo din sa may 3 o'clock. Okay guys? Ganun po yung paghawak ng steering wheel. And then next is the shift gear guys. Ito yung tinatawag na shift gear. Okay? So, mapapansin nyo guys yung letter P, letter R, and letter D. Okay, yung P is for the parking, R, reverse, N is neutral, D is the drive, and then 1, 2, D3. Anong purpose nito? Magagamit lang to guys pag up and downhill yung road. Okay, so normally ang ginagamit lang dyan is yung apat. Okay, and then next is the handbrake guys. Ito yung handbrake. Minsan guys, yung mga handbrake is medyo matigas. So, ang technique dyan is i-push mo lang siya dito. Push mo to. Then, itaas mo siya konti. And then, ibaba mo na siya dahan-dahan. Yan. Minsan kasi matigas yung iba. Yan po yung technique. And then, let's move to the pedals guys. Lahat po guys ng automatic car is dalawa lang yung pedal. Yung makikita nyo, yung mas malapad, that is the brake pedal. Yung mas maliit is the accelerator or the gas pedal. So, sa manual naman guys, tatlo yung pedals. Meron siyang clutch. Since dito, wala naman. Ito is, dito lang yung left foot mo. Steady lang yan. Okay? Huwag mong gamitin yung dalawang paa mo sa pagdadrive pag automatic ka. Position mo lang guys, yung paa mo sa may gitna. And then, ilipat-lipat mo lang yung toe mo, okay? Ganyan po yung pagda-drive ng automatic na sasakyan para comfortable and smooth driving, okay? Next guys is the left and right lever stick. Makikita nyo, ito yung left and then ito naman yung sa right. Okay, lahat ng sasakyan guys meron yan. Ano yung sa may left. Ito po yung control ng lights guys. Ito yung control ng lights. I-switch mo lang siya. Ganyan. Pataas. Yan, naka-off siya. Makikita nyo, naka-off. Pagka gagamitin mo yung headlight. Yan. Tapos, fog light naman. Gagamitin mo. Yan. Ito yung headlight. Ito yung fog light. Pag gusto mong gamitin yung high and low beam guys, i-pull mo lang siya. Yan yung high beam. Pull mo lang, high beam yun. And then, ito yung control din sa left and right indicator. Okay? Pagka magle-left indicator ka, switch mo lang siya pababa. Yan, makikita nyo guys. Okay. And then, right indicator, push mo lang din siya pataas. Yan. Yan po yung indicator guys. Next guys, is the right switch lever. Ito po yung switch ng sprinkler at saka wiper. Okay? Paano gamitin to? Gusto mong gamitin yung sprinkler, i-push mo lang siya forward, papunta sa'yo. And then, mag-sprinkler na yan. Papansin nyo guys? Yan. Pag gagamitin mo yung wiper, ibaba mo lang siya. Yan. Kung gusto mo mas mabilis, ibaba mo pa siya ulit. Hanggang tatlo yan na pinakamabilis. Yan. Okay? Ganun po ang paggamit niyan, guys. Okay? Next, guys, is the side mirror power controls. Okay? Ito pa yung side mirror power controls. Ito po is medyo manual siya. So, click mo lang siya left and right. Makikita nyo, left and right. Left means the left mirror. And then right, yung sa right mirror. Ito yung navigation control. Gusto mong itaas para ma-adjust mo yung mirror properly. Okay? And then, ito yung power control ng mga windows. Okay? Ito yung sa harap, dalawa. Then, that is for the backside. Okay?
Ito naman sa may door, meron siyang child lock. Ito. Ito yung child lock. Yeah, child lock pala. Manual din siya. Okay? And then next guys is the control ng paano mabubuksan yung hood sa harap pag magpapakarga ka ng tubig or mag-change oil ka. Yan. Ito yung control niya. Okay? Power, yung knob niya. Kumbaga, hindi siya power knob eh. Manual lang siya. Next guys is the trunk control. Yan. Makikita niya dito, ito yung trunk. Push mo, pull mo lang to, mabubukas na yung likod. Ito naman yung adjustment sa upuan. Ito. Adjustment sa upuan. Yung sa may sandalan guys. And then, kung gusto mong i-adjust guys, yung seat, nandito sa ibaba. Sorry guys. Ito. Ito yung sa control ng seat. Adjust mo lang siya. Patras or paharap. Okay? And then of course, the seat belt guys. Ito yung seat belt. Yan. Ito yung seat belt. Ilalak mo lang siya sa may dito. Yan. Ilalak mo lang siya. Ganito guys, ha? Yan. Naka-seat belt na tayo. Okay? Pagtanggal mo yung seat belt, press. Tatanggal na po siya. The same sa kabila po yan guys. Okay? And then, balik tayo guys dito sa may hazard. Importante po yung hazard control. Magagamit nyo po ito. Push mo lang siya. Pag mag-hazard ka, makikita nyo. Yan. Pag pinush mo yung hazard, makikita mo yan. Okay? Magagamit mo yan guys pag may mga emergency. Pag napahinto kayo sa kalsada at may emergency or accident, push mo lang yan. Okay? Alam po, na namatayan ka ng makina or whatsoever, naubusan ka ng gas, press mo lang to para sa hazard. Para ma-warning yung ibang motorists or drivers. Okay? Dito naman tayo sa control ng AC. Yan. AC, press mo lang yan pag i-on mo. Ito yung temperature control. Modes, kung parang gano'ng kalakas yung AC mo. And then, ito yung airflow control. And then, for the music, meron siyang power on and off. Dito, ito yung volume control sa music. And then, guys, dito naman, meron siyang cigarette lighter. Socket. And then, kung hindi ka naman nag-iosi, gamitin mo lang siya as charger. Gaya ng ginagawa ko ngayon. Okay? And then, next guys, is the dashboard. Balik tayo sa may dashboard ng sasakyan. Yan. Makikita nyo guys, may tatlong bilog. Okay? Yung una is the tachometer or the RPM control. Yung gitna is the speedometer or the speed meter ng sasakyan, and the last one is the fuel gauge. Okay, dyan mo makikita. Makikita mo dun guys yung letter F and letter A. Ibig sabihin nun, pag nakaturo yung stick, dun sa F is full yung tank mo, and then pag E, empty na siya. Okay guys, makikita nyo rin guys, nandun din yung shift modes ng sasakyan. Makikita nyo nakailaw sa may park kasi naka-parking mode tayo. Okay, pero pag naka-drive ka, mag-iilaw yung letter D. Kikita nyo rin guys yung symbol na yung parang pula din. Naka-engage kasi yung handbrake. Pag binaba ko yung handbrake guys, pag binaba ko yung handbrake, mawawala po yan. Yan. Doon mo makikita. Halimbawa, minsan kasi makakalimutan mong ibaba yung handbrake, naka-engage pa rin yung handbrake mo while driving. So, dapat alam mo yan guys. Alam nyo po yan dapat. And then, next guys, is sa sasakyan ba? May mga sasakyan guys na wala po yung gas knob. Manual na kasi siya. Pag binuksan na siya sa likod, ipush lang nila yung gas knob. Doon sila magkakarga ng gasoline. Paano mo malalaman kung saan yung gas knob mo? Ito yung isang trick guys, okay? Isuzoom ko lang. Doon sa may fuel gauge, makikita nyo yung parang gas symbol. Okay? So, meron doon yung arrow kung saan nakaturo yung gas knob, kung saan yung sa magkakarga ng gasoline. Yun po yung nandun yung gas gas knob sa bandang left side. Okay? Yan po yung isang hack sa lahat ng sasakyan. So, hindi mo na kailangan bumaba. Okay, guys? And then, next, guys, is the
windshield. Ito yung tinatawag na windshield. Para yung salamin, yung buong salamin sa harap niya. Ayan po yung windshield. Okay. And then next guys is the may tinatawag din na cruise control. Since basic naman tong sasakyan natin guys is wala pa siyang cruise control. Ang purpose ng cruise control guys is halimbawa tumatakbo ka ng 100 kilometer per hour sa highway na tapos gusto mong mag-relax, i-push mo lang yung cruise control guys. And then steady na yung sasakyan sa 100. Hindi mo na kailangan apakan yung gas. Yun po yung gamit ng cruise control. And then guys, isa pang tricks sa mga beginner para comfortable din ang driving nyo, meron po adjacent ang steering wheel guys. Almost lahat naman ng sasakyan may adjacent. Makikita nyo guys dito sa may ilalim. Mapakita ko sa inyo. Dito sa may ilalim po guys. Ayan. Ito po yung adjacent ng steering wheel. Kung gusto mo siyang ibaba or itaas. Depende kasi sa laki mo yan eh. So, i-adjust nyo lang. Pull out mo lang siya. Yan. And then, pag pinull out mo na yan, magagalaw mo na siya up and down yung steering wheel. Alam mo, matangkad ka, yan. Lagay mo sa mataas. Pag mababa ka, lagay mo lang sa mababa. Yan. Yan po yung technique guys. So, ilock na natin. Yan. Okay guys. Meron naman guys yung dapat alamin nyo kung paano magposisyon ng side mirror. Ang pagpuposisyon ng side mirror guys, makikita nyo is kita yung body nung sasakyan nyo. Okay? Dapat kita. And then makikita yung kalsada para monitored mo yung incoming vehicles sa likod mo. The same is true sa right side mirror. Yan. Kita mo yung body ng kotse mo and then kita pa rin yung kalsada sa right side. Para clear. And then yung rear window mo, rear mirror, dapat kita yung buo. Guys, kita yung buong likod mo rin. Okay? Yan. Papansin nyo, kitang-kita yung buo, yung kotse sa likod. And then kita rin kung gaano ka kalayo. Okay, yung right distance guys ng kotse mo dapat sa sinusundan mo is dapat kita mo yung gulong. Okay? Pagka hindi mo na makita yung gulong sa sinusundan mo guys, medyo malapit ka sa accident. Yung proper distance is kita mo yung gulong. Okay guys? Ano pang ituturo ko sa inyo guys? Ito yung power control ng ilaw. Minsan kasi yung iba automatic, nandito lahat sa dashboard, pero ito manual. Okay? And then ito yung sa may shade para sunshade. Ayan, para hindi ka masilaw. And then lastly guys, ang last kong ituturo sa inyo is pag meron na kayong pag marunong na kayo mag-drive, don't forget always to wear your seat belt. Pag nandun kayo sa loob ng sasakyan. Okay? Lagi pong pinapaalala yan. And then, of course, dalhin mo lagi yung license mo. And then, lastly, yung car registration. Okay, guys? Dito po nagtatapos ang video natin, guys. I hope meron kayong natutunan. And then, kung sa tingin nyo ay nakakatulong tong video na to, don't forget to subscribe naman po. Okay, sana po may natutunan kayo. God bless and drive safely.